Please help me welcome the one and only Dog Atoie Arboleda! Hello! Yeah! Isa, Totoy Bibo yun. Isa mo pagpalang araw sa inyo lahat. Good morning! Ayan. Ayan. Totoo yung sinabi ko, no? Mamaya mo na ituloy yun. May tinitignan ako. Ano tinitignan mo? Yung mga nakasimangot. Meron ba? May nakita ko apat. Hindi, namangha yun. Hindi, yung apat na nakasimangot. Malapit. Malapit na? Ngumiti, bakit? Good morning. Ayan. Welcome po sa ating episode today. Mapansin nyo, kulang kami ng isa. Tinitignan ko kung pag wala siya, mas maganda yung reviews. Oho. Hindi, yung aming gitarista, di ba? Kung follower, sino yung mga follower namin? Ayun, kung follower kayo, di ba, may gitarista kami. At sinabi ko sa inyo, pinag-aaral ko po siya. Kasi gusto ko... Excuse me. Wala yung si gitarista. Oo. Ang samantala, wala siya. Ilagay natin yan dyan. Okay. Ayun, pinag-aaral po natin yan dahil ang layunin ko po ay dumating man yung pagkakataon at panahon na ang inyong lingkod ay tumanda, eh may magtuloy po ng ating legacy. Tama. Ikaw kasi, tatanda? Oo naman. Hindi. Lahat tayo tumatanda. Pero sa tingin ko pare, hindi mo naabuti ng pagtanda. Hindi pa ako tapos. Ah, dahil sa halong sa pagdating ng panahon, eh... Anong panahon? Panahon, eh lalo kang bumabata. Oo, yun. Pabaliktad. Oo. Dati 47 ako. Eh. Yes. Ngayon, 45. Yan. Time out daw. Ayun, kaya po dito, sa likod niyan, kaya ho may cover yan, may mga estudyante po. Diyan po nagka-co-conduct ang aming mentor, si Dr. Elizabeth Micalier, under PINS or Philippine Institute of Naturopathic Sciences, ng mga estudyante na naisong matuto kung ano yung ginagawa kong profession ngayon, being a naturopathy practitioner. Yan. So tumutulong o nagtuturo tayo sa mga pasyente kung paano ba gagaling in a natural manner. Yes. Kasi yun ang gusto ni Lord. Amen. Aminin nyo man o hindi, yun ang gusto ni Lord. Okay. Gumaling ka sa natural na pamamaraan kaysa sa chemical na paraan. At yun po ang meaning ng naturopathy. Okay? At, pero bago yan, bumati muna tayo pare. Yes, at sige. Kung silang nandito, more or less 300 lang, yes. Pero yung nanonood sa atin ngayon na nakasubaybay live via Facebook, ay yes, nasa 26,000. 26,000 views. International. Yan. All over the world po yes. Yan. At ang pinaka the best na nanonood na sa atin ngayon. Ano po yun? Yung katatalo lang kanina sa NBA, ang Golden State Warriors. Yes. Okay congratulations. Lang okay lang. Okay lang. Ha? Panahon na panapanahon. Ni, panahon na ni yes. Kawhi. Okay? Oh, okay. Halata. Halata ba kung saan ako? Oo. Hinebra. 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 Okay, so, sino yung mga may sakit dito? Aya. Hindi lahat, ano? Hindi lahat. Oo. Tanong natin naman, isa pa. Yung isang tanong naman. Isang tanong pa. Sino po ang gustong gumaling? Hallelujah. Halos lahat sila nagtaasa ng kamay. Naging lahat. Kanina walang sakit yung iba. Yun. Nagkaroon. O sige, mamaya natin i-discuss yan. For the meantime, Cafeteria Zynergia, kinreate po namin itong konsepto na to. First and foremost, to be of service sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kayo po pinagpala kasi you can come over live and you can have consultation with me personally. Tama ho ba? Sila naman po, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho o yung mga nag-migrate na sa ibang bansa. Ito lang yung means na mapaglingkuran natin sila. Tama? So, salamat po sa FB. Yan. Dahil kahit papano, nakakapag-message po yung mga pasyente all over the world. Tapos, nasasagot natin sa pamamagitan ng segment na Cafeteria Zynergia. At mamaya po, yung inaabangan ng napakarami, yung segment na alam nyo ba? Ituturo ko kung paano po maaayos ang inyong colds. Alam nyo yung colds? Lamig. Lamig. Oh, lamig. Lamig. Tama.
Tama naman eh. Cold. Oo, kasi pag mainit, warm. Yes. Diba? May S yun. Oo, oo. Mali pala, hindi pala siya lamig. Ano siya? Lamigs. Lamigs. Ah! Dahil? Colds, eh. May S. Ah, S. Plural. Plural. Ang colds po ay sipon. Uh-huh. Ano lamig? Oh, lamig sa ilong. Okay, mamaya ituturo ko how to get rid of your stuffy nose, stuffed nose in just 15 minutes using your fingers. Okay ba yun? Diyan sa pag-aaral ko, di ba, nag-aaral ng pins ngayon, yung ating estudyante. At ako rin po, nag-aaral dyan. Yan yung mga napagaling ko. Sipon? Sa pag-aaral ko. Yan ang severe na napagaling ko. Mga sipon. Kasi kaklase ko po si Boss Vic, sa mga hindi ko nakakaalam. Magka-batchmate po kami. Magka-edad kami halos. Hindi, matanda ka na isang. Oh, 1 year. Nari ko. So, kami po ay magkaklase. At alam niyo na ang istorya, ang inyong lingkod, doktor na po. Yes. Yung katabi ko, hindi con pa rin po. Con pa lang ho, oh, con. Anong con? Con? Doktor. Doktor. Malinaw ho. Assistant ng doktor. San ho kayo pababa? Ayan. So, katulad ng nakagawian, bati tayo sa ating mga follower around the world. Okay, from Australia. From Australia, America. Canada. Ano pa ba? Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau. Brisbane. Yan. Moscow, Italy. Malaysia. Germany. Sa Burma. Ireland. Sa Netherlands. And? Momoland. Momoland. Yes. Nice. Galing. Oho. May meron na tayong mga followers sa Momoland. Saan ba yung Momoland, tol? Sa may bandang part na hindi ko makita. Uy, ang ganda ng camera natin ngayon. Parang anti-soy-tisoy ko. Papasalamat ako sa sponsor ko. Mm-hmm. Johnson's Baby Powder. Akala ko St. Peter. Peter. Uy! Grabe naman to. Uy, kukunin ko yung oras na to. Tingnan mo nga, tingnan mo. Direk, medyo pa-focus yung hanggang dito lang. Sige. Mm. Sige, focus tingnan mo. Tingnan mo, sige, sige. Tingnan mo, ha. Alis ako, alis ako. Oh, tingnan mo yung higit. Dok, Direk. Tatanggalin kita, Direk. Sige. Sige pa. Oh, yan, okay na? Oh, hindi pa, Direk siya pa. Tingnan mo ako sa TV, ha. Same. Tinuloy mo talaga, eh. No, tinuloy mo. Ayan. Sige. Uy, so, kunin ko yung ano, binabati natin. Kunin ko yung pagkakataon na to. Dahil po ako'y nag-celebrate ng aking birthday ay, June 12. Lulubusin ko na po ang pasasalamat na to sa araw na to. Ako po'y nagpapasalamat sa aking mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, mga ka-office mate na Celebrate, yes, kasama. Birthday ko, kasama po ang Golden Acres with Doc Atoie. Golden Acres po, nagpunta ko kami dyan sa mga may Batbago Bantay. Home for the aged. Home for the aged. Kasi we celebrate birthday of Boss V with them. So kami yung nagdala ng food nila at saka nagbigay kami ng konting regalo. Opo. So masarap sa pakiramdam yung ganong klase ng birthday kasi last birthday niya na yun. Kaya dapat i-celebrate. But last birthday? For this year, bakit? Magbi-birthday ka ulit? Oh, next year. Kapal naman ang mukha. Next year. Isang birthday kaya lang na sa isang taon. Hindi, pero parang ang dating, parang gusto mo na akong tsugwihin. Hindi, pare. Yan ang hindi ko kayang gawin. Okay. Alam mo, I can never live without you na. Talaga? Kiss mo nga ako? Buti mo tinuloy. Alam mo. Tuloy. Sabi sa akin, buti mo tinuloy. Di ba gano'n mo ako kalab? Tol, ba din ka ba? Hindi. Nagmamahalan tayo. Yung totoo? Yes! Kiss mo ako. O, sige. With matching hands. Sige ako. Aray, maraming salamat. Oh, happy birthday, dyan. Boss Vic. Yun po ay, ikailang birthday mo yan? 24. Hindi ako, 47 na po ako. Doon po sa mga hindi ko napasalamatan na sagot sa, ang dami. 47, oo, ang dami. Sa page natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung yes. Birthday ko naman po, lahat kayo imbitado. Ano? Kung thank buhay you pa kayo, ha? Kung buhay pa. Grabe ko naman. Ang plano namin, dahil sa sobrang dami ng gustong umatin, Araneta Coliseum. Yan. Sa gilid lang tayo, sa gilid. So, motorcade lang mo, motorcade. May parking space doon. Party-party tayo doon. Open.
Okay, so meron din namang dumadating dito, umaattend ng cafeteria tsaka ng health forum, galing sa ibang bansa. Opo. Okay, dalawa ang rason. Isa, nagbabakasyon, isiningit ang pag-attend. Pangalawang rason naman, talagang umuwi ng Pilipinas para makapagpakonsulta sa atin ng live. So meron mo bang galing abroad? Dito, dito sa dito muna ako. Ayun, siyempre. Ah, sandali lang ho, sandali ha. Lang ho, dito muna kami. Dito ka. Ready niyo lang ho yung para dito, sa amin, ha. Dito kami excited yeah, kasi dito. Ngayon lang natin nakakamusta. Okay. Ayun, sige mga abroad. Sige po. Sige po, ma'am. Ma'am from US. Sang state. Divisoria? Divisoria. Ano po lang yun? Divisoria, USA? Yes. Where are you from? Doon? Where are you from? Divisoria? Oh, ah, Missouri. Oh, bingi ka kasi. Yun yung tamang pronunciation? Oh. Missouri. Kaya nga kita mo, sounds like Divisoria? Oo no, nga. Oh, diba? Kailan kayo dumating, ma'am? On my birthday! Oh, thank you very much for coming to my ngayon birthday. Ngayon ay 14. Yes, 2 days mayroon pa lang. Pa yan, oo naman, pa kaya nga pumunta siya sa birthday. Salamat po sa regalo, ha? Mamaya niya na iyabot. Pag wala na si Doc. Swapang. Sino pa ho? Thank you, ma'am. Welcome home. Ay, si mama yun. Ma'am, sa dulo. Yes. Hong Kong. Hong Kong, ni ho ma. Ihaw pa. Sunog na. Pulay. Pulay. Sige. Kailan kayo dumating, ma'am? 28 ng June. Wala pa. Ma'am, July pa lang. July pa lang. May. Okay, meron pa ho? Ayan, ma'am, from? Dubai. Dubai. Ano salita dyan, ma'am? Siyempre, Arabic. Arabic. Paano mo? Wassalamu alaikum. Ayun, okay. Marunong kayo mag-arabo? Hindi, okay. Muskila. Muskila. Alam mo yung muskila? Problem. Wow. Mafi, muskila. Mafi, walang problema. No. Oh. Muk. Mafi. Ibig sabihin, guwapo ka. Mafi! No. May nagsusumbong. Kainin. Alam mo, pare, yan yung wala si Doc Atoy. Nang ano? Matalino si Vic, hindi lang masyadong magamit. Kasi yung utak niya, pinag-uusapan na rin lang sige, yung utak, pare. Mm. Yung utak niya, gusto kasi naming mabenta sa mas mahal na halaga. Bakit to? Kasi slightly used. Hit me with the horse! Alright? Sige, sino po ibang bansa? Ma'am? Saudi. Ganon din, no? Arabo yes, rin salita. Siyempre, may dala ho kayong camel? Wala. Ang tagal natin nag-iintay niya, no? Gusto ko ho meron bang, camel. Pwede bang mabuhay ang camel sa Pilipinas? Hindi. Oh, bakit meron tayong ano rito sa Ilocos, yung desert? Ano yung sinushooting yung panday? Ah, oo. Meron pwede. Din doon. Oo, oh, pwede. Oo, oh, palagay ko, hindi natin may babiyahe. Bakit? Wala silang passport. Ganun, ha? Oo, oh, meron po. Ay, umiiyak na. Nanay, nagpapatawa ho kami. Ba't kayo umiiyak? Sabi niya na. Bakit, Atoy? Ano? Saya-saya. Sino ba ho? Sino ba? Ay, ma'am, from? London! Oh, didn't see my grandmother in London? Mama, no salita sa London? English. Ah, English? Yeah, it's, are you going to the office to die? Ganun? Yeah. Parang tangi. Hindi naman. It sounds like that. Okay na? Wala na? Meron pa? Ayun, ma'am. New Jersey. Kailan kayo dumating? 12 din. Ay, yung pasalubong ko ha. Tabi nyo lang. Sa London, ma'am, tanong ko lang ha. United Kingdom is part of London. O baliktad, London is part of UK. Mali. Ano? London Bridge is falling down. Hindi nga. Nag-aral ka, hindi mo alam yun. Ang London ay part ng UK. Tapos anong monetary ano dyan? Pound? Nakakita ka na niyan. Pounds? Do you have your pounds in your pocket to die? Hindi, honestly. Can you give a sample? Oh, hindi pa ako nakakita niyan, ma'am. May dala ka dyan? Kahit hawak lang? Sige na. Miski nga bulsa, hindi pa ako nakapabulsa niyan. Sige na. Malaki ba ang palitan ng pounds? Oo naman. Magkano? Magkano palitan ng pounds? 66.50. Kada isang pound? Kada isa. Wala ka ba dyang 1,000 pound lang? Dagdagan niyo na. 66,000 yun, ano? Oh. Tapos ang pinakamalaki niyong pera, magkano?
50,000. 50 pounds? 50 lang? Pounds, yeah. Malik pera sa inyo. Dito, 1,000 eh. Okay, na dito. Dito naman. Galing abroad. Ayan, yeah. Ma'am. San Diego. California. Diyan yan, sa Cubao, no? California. Ah, California. Kailan kayo dumating, ma'am? That's May. Ah, May pa? Okay, next. Wala na. Ubus na. Naubos na ng kamag-anak nito. Biro lang, ha? Okay. Ma'am! Oh, naku naman. Ay, may putahan mo. Naku, yes! Magkaganyan kasi kasi. Ha? Okay. Nah, birthday. Thank you. Tika, saan po sila? Yan. Wow! From Las Piñas! Woo! Say, happy birthday! Thank you, Panay. Thank you. Panis. Thank you. Happy birthday daw. Oo. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat sa sponsor. Oo. Nakaisa. One man down. One man down. Yes. Yeah. Okay. Red V. Masarap na. Thank you. Diyan ka lang. Di ba bawal sa'yo may sugar? Hindi. Kita mo. Slim ako. Physically fit. Oo nga. Ano. Diyo mo. Ayaw mo yan? Okay, meron pa ako. Ayun, si ma'am. Ma'am, from? Germany. Germany. Batiin mo. Sprannhatten. Yeah. Ano sabi niya, ma'am? Sabi ko, aray. Hindi pala totoo yun. Totoo yun. Kala ko totoo yung bati mo. Hindi, ganito na lang. Kasi ang kanina nag-comment, the first one who commented, hindi pa tayo naka-live, Japan. Japan. Gusto ko batiin mo sila katulad nung ginawa mong bati. Yung pinag-aralan yes, ko? Yes, yung pinag-aralan mo. Okay, kasi mahusay pong mag-mihongo. Pare, bate. Hoy, gurisi, kandasara, tingtasara, hai, samati, kamasi, hai! Hai. Ano sabi mo? Good morning. Bakit? Ganun kahaba? Letter by letter by letter by letter. Makaluma yung napag-aralan ko. Ako naman ba, bate? Oh, sige, bate. Good morning. Okay, meron ba? Germany. Uy, may kasama tayo. Nagparamdam na si AJ. Cut muna. Si Amazing AJ. Ayoko nang ganyan. Baka may gusto magsalita. Puta mo, mare. Ano yun? Eh, si Germany. Uy, Germany. Kumis. Naku. Hoy, thank you. Kumis. Ito. Guten Morgen. Yeah. Okay, tama. Galing. Oh, thank you. Birthday. Oh. Thank you po. Ma'am, kanya lang yan? Oo. Yan mo. Kita mo. Oh. Pakinggan mo. Para kanino to, ma'am? Oh, kita mo yung turo niya. Ginaganon sa akin. Diba ganyan? O, pag guminan niya mo yan, big. Fantastic, baby. Logi ako ngayon. Ay, pwede rin, ganyan, di ba? Pag ginanyan mo, ay, atoy. Ha? Ayan, o! Walang ganun eh. Sige, okay na tayo dito. Okay, dito ho. Ayan, sir! Lapitan mo. Bakit? Estimahin mo maigi. Oh, wala. Pero alam mo, pinunahan na tayo. Wala pa kami, sir, plano. Sinigawan mo na kami. Wala akong pera. Wala kayo mahihita sa akin. Ay. Oo, may si sir may kasama lang sa lobby. Okay, so dito ho, meron ba? Balikbayan? O, ayan, si ma'am from New York. Okay. Ay, si boss. Okay. Ayan. Teka lang ha. Tete muna siya. Panahimik po muna tayo. Yes, boss. Boss! Yes! Boss! Nasobrahan ka raw sa paghingi. Ayan. Ay, ito po. Ayan. 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 Sige po. Sige, batiin mo na daw. Okay, so ang ating pong kumpanyang Zynergia, together with the Health Forum, ay nasa Queens, New York na din. Ayan, palakpakan naman natin. At yung mission center natin ay nasa taas ng tuktok na corona ni Liberty. for all your inquiries, okay, you may contact Ma'am Evelyn Zynergia. Okay. Apelyido niya yun? Oho.
Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, and you may contact the Queen. Queens of Queens, New York. Yan. Ang address po ay 4210 82nd Street, Elmhurst, New York. 11373. Palagi ko zip code yun. Zip code, yes. 11373. At you may call Ma'am Evelyn at number 347-691-9767. Ulitin natin. Okay. 347-691-9767. Bingo! Ay, akala ko bingo. Yun po yung telepono ni Ma'am Evelyn. So, ayan, ang atin pong Zynergia and Health Forum with Dr. Atoie ay nasa Queens, New York na. Ayan, palakpakan naman natin. So, makakapaglingkod na tayo sa mga kababayan natin nasa New York. Alright? Yes. Kita mo? Dapat to, alam mo to, binili, tinawag patuloy ni Boss. Hindi, alam ko na yan. Ikukunin batiin ko dito mo si yan. Boss. Boss! Boss! Yung amin pong CEO, ang sipag. Napaka-sipag at mababang loob na CEO po namin, Boss Jojo Labid. Labid. Sir, ingat kayo dyan sa Cebu, palakpakan natin. Kasi kung wala si Boss Jojo, walang Dokatoy. At syempre, iba rin nating BOD, si Sir Dennis, na napakatangkad nating BOD. Yan, yung kamukha po yan ninyo mula. Yes, at syempre si Sir Al. Sir Al, yan, kamukha yan ni Soren Legaspi. Okay. Ganun at syempre si Sir John, na nagbagong kulot sa araw na to. Si Sir John, kamukha niyan si President. President Pinoy. Okay. At next, siyempre si Boss Chuper. Si Boss Chups, kamukayan mo. Hindi ko kamukayan. Hawig din daw ikaw eh. Hindi, tatlo tayo magkakahawig. O, sabi niya. Ang papangit. Pero hindi ho totoo yun. Tatlo na tayong pangit. Ayan. Si Sir Chups, pagaling ka. Oo, pagaling ka sa siya. Sa iyong karamdaman. Ano ba sakit niyan? Meron siyang mga tama dito sa braso eh. Dito ako. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw mo? Palagay ko, nasaktan niya ng asawa niya. Kaya, kaya naka-long sleeve ngayon. Kasasalag, no? Oo. At kulang pa. Kompleto na sila? Kompleto ayan na po. So, welcome mo. Okay? Yes. So, we will be answering. Ay, hindi. Yung bibigyan natin ng premyo. May ay, nakakalimutan tayo. Yung pinakamaagang dumating. Yan. Sino yung earliest bird today? Tignan natin. Kasi nakagawian na namin yan na nagsishare po tayo ng blessing, nagbibigay kami ng premyo. At ngayon po, ayoko na ng mga kape-kape, ayoko ng produkto. Cash prize po tayo ngayon. Wow! Okay, cash prize! Yung inabot ko sa iyo kagabi yung 10,000. Pamigay. Wala kang inaabot. Huwag mo ko na naman gaganyanin. Wala ba? Wala! Kanino ko na iabot? Baka kay Toto, nasa kanya. Sino yung earliest? Earliest. Ma'am, what time kayo dumating? Maybe 7. 7 in the morning? At sino may sabi na may health forum ng 7? Saan kayo galing? Bataan. Saan sa Bataan? Hermosa. Malayo nga yun. Yeah. Kayo po? 6:40. 7. Mas nauna ka ng konti. 6:40. So pagdating mo, nandito na siya. Hindi sila nakikita. Hala, hindi ka nakikita. Wala. Nagpamaangmaangan. Magkakunchaba. Saan kayo galing, ma'am? Layo, Caloocan. Caloocan. Kaya masyado siya maaga. Hindi matraffic. Hindi. Layo yun. Siguro mga 12 hours biyahe. Ganun. Diyan lang yun. Sino po? 6:30. We came directly from Bacolod. Oh, wow. Wow. At doon kami ng Santi, ha? Bacolod pa. Alas sa Ismedia. Dumating. Nag-ano na kayo? Nag-lunch na kayo? Yeah. Merienda? Coffee? So natikman niyo yung coffee namin? Hindi kayo nagkape? Okay, sino yung mga nakatikim muna? Yung mga nakatikim na ng coffee namin? Natural herbal coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarap, masarap. Ako nag-ano yan eh, nag-formulate. Yan. Yan. So, sino yung mga gusto namang makatikim? Yan. Oh, ano? Okay. Hindi, tinanong lang okay, muna. Okay, hindi, hindi. Okay na, okay, okay na. Alam mo, sa problema, kailangan mabilis ang utak mo sa solusyon. Okay. Kasi pag mabagal yan, hahaba ang problema. Tanongin mo kung gusto nila lang kape. Sino gusto may kape? Magkape. Okay. Kayo, tingin sa kanan. Kayo, tingin sa kaliwa. Nakasulat, cashier. Bili-bili, pag may saan. Stop dance? Sige, sino pa maaga? 6:30, ito na yung pinakamaga. Oh, yun. Ito pa. 7:30? 6:45. Sino pa? Dito, wala na? Ma'am.
7. So, pag kinumpute mo, pinakamaga 6:30. 6:30. Taging 6:45. Boss. 5 a.m. Congratulations! May nanalo na! Oo, wala at na. Dahil dyan, at dahil, sir, puro babae, ikaw... Ah, doon ka kumin ng premyo. Doon ka pala pumunta. Ah, okay. At yung luma naming office. Sige, alas 5, may nanalo na at kaisa-isang lalaki na maagang dumating. Meron siyang libreng one-way ticket abroad. Wala namang kaplano-planong umalis pag a-abroadin mo. Eh, yun ang premyo natin sa pinakamaaga. Iniba ko na. Ano na? Meron akong may nag-sponsor dyan. Ano? Isang box. Nang? Kondom. Meron na ko. Nakakapagod, pre. Hindi, sir. Pengi ako 5 premyo, pare, ha? Bigyan mo sila yung masarap nating ano, yung nilagang graba. Tsaka yung kalderetang hollow blocks. Okay, sige. Antayin nyo lang ko. 5 ha, 5. So, 5, 6:30, and 6:45. Tama? Tama. So, 5. Sino 6:30? 6:30, dalawa. 6:45. Isa pa? Ayun, dalawang 6:45, dalawang 6:30, isang 5. Okay? So, yung mga late, sa inyo namin sisingilin, yung ibibigay namin sa kanila. Kaya next time, dapat maaga biro lang kayo. Ha. Okay, so sasagot na tayo ng 3 katanungan. Yes. Galing po sa iba't ibang bansa na mga OFWs. Linawin ko lang. Okay? Okay. Kasi may mga... Pag nagpadala po kayo, banggitin nyo first hand kung ayaw nyong ipabanggit yung pangalan. Ha? Kasi anong nangyayari? Sa dulo na, pakiwag sabihin yung pangalan namin na ikuwento na namin. Oo, ha? Sige. Please do not mention. Oh, please do not mention my name. Yun ang una sa message, ha? O kaya, please don't read this. Eh, ba't ka pa sumulat? Okay, 3 questions. At makinig po kayong maigi dahil baka yung kalagayan nila, yun din yung sakit nyo. At least may hint na kayo. Ha? Okay lang? Ngiti-ngiti naman. Huwag nyo sayangin yung araw na ipinagkaloob ni Lord na magkasama-sama tayo. Ha? Learn from it. Kung maganda yung matututunan, tanggapin. Kasi maganda kung tama. Pag mali, iwaksi. That's how simple life is. Accept what is right, then reject what is wrong, and you will live a happy and abundant life. Ganun pala dapat para maganda yung buhay. Okay? At ano rin naman masasabi mo dun sa mga bashers natin? Yung mga bashers namin, thank you na rin kasi naririnig namin yung mga comments nyo at kinukuha namin sila constructively. Tinatanggap namin. So, ang sa akin lang... Ang chismosa namin kapitbahay! If you don't have anything good to say, might as well shut your mouth. Kasi hindi. Kasi kung talagang... ba't ka nagko-comment? Huwag ka na manood. Kaya aminin mo, follower ka. At saka kami ho sa health forum na inatinan nyo, dito sa cafeteria, wala pong bayad. Okay? Health forum, wala pong bayad. Ang consultation po ni Doc Atoy, wala rin din pong bayad. So, ang mga binibigay na guidelines, libre din ho. Bayad. Kayo magde-decide if you want to buy them or not. Okay. Tama ho ba? Yes. Ganon din ho sa reseta sa ospital. Pag niresetahan ka ng doktor, pag talikod mo, hindi alam ng doktor kung bibilin mo yun o hindi. It is always your choice if you want to buy it or not. Yes. So, ganun din, no? Kaya mamaya po, makinig kayo maigi kasi para hindi masayang yung pagpunta niya. Ha? Okay? Sige. Yes. At siyempre, binabati ko rin yung mga kaibigan ko na mga nasa FGHIJK element. Yun. Maraming salamat sa panonood. Ay, parang alphabet lang siya. School yun eh. Okay. Sige. And babasahin ko lang. Okay, disclaimer. Okay. These guidelines have been developed by PINS Zynergia Health Forum to help provide the basic natural habits that are required to regain health and live a happy, pain-free life. They are not meant to diagnose, treat, or guarantee a person's healing. All decisions regarding the care of a patient
or of oneself are made solely by the concerned person or his healthcare team in consideration of all aspects of the individual specific health circumstances. The above guidelines are the easiest and fastest way we know that will lead a person to perfect health as guided by naturopathic law. Following them is done with full consent and willingness to trust nature and its ability to heal. Okay, napakaganda ng binasa mo. Pakitagalog. Ikaw na yun. Basta na ako. Sige. So, ulitin natin ang tinuturo namin is natural way of treatment. How can your body be healed naturally? Okay, it is up to you if you want to follow it or not. We are just guiding you guys. Okay po? Kasi naniniwala ako, kahit isang milyong maganda ang gawin mo, laging ang gustong makita sa'yo yung pagkakamali mo. Yeah. Si Lord na ang bahala. Di ba? Okay, so we will pray for you guys. Wala kaming galit, wala kaming sama ng loob. Nakasakit kayo, yeah, we are hurt, but we need to move on. Learn from it, then move on. God bless you guys. Okay? At Doc! Matanong ko lang. Ano yan? Kasi di ba may mga umaten dito na... Ay, pare, may hindi ka binate. May follower kayo, nakasombrero, nakapula, oh. Ay, minabati ko. Hello, galing yan sa ano? Ibang bansa din. Oo. Oh. Tiga Samar. Samar yan. Samar Ikina. Sa inyo dyan, maraming salamat sa pagpunta. Si anak mo yan eh. Anak ko nga yan. Kamukha mo. Yes. Andyan do. Kasama ko yung anak ko tsaka yung pamangking ko yan. Yeah. Yung nakakapo si CJ. Yan. Hello CJ. Yan. Okay. Okay. Gusto kanya kasi makita eh. Ano man, sure. Ito yung nanonood kasi kami ng YouTube sa gabi. Uh-huh. Tuwan-tuwa siya pag binabatukan kita. Ganun. Okay. Okay lang yan. Kasi alam niyo ho, yung may mga batok na gano'n. May bayad ho yun. Okay. 5,000. Gusto niyo magpabatok? One lang. Gusto niyo? Gusto niyo? One lang. 5! Tinasa mo na? Tinasan ko na, siyempre. Huwag, hindi ka na makakabatok. Okay, sagot tayo ng 3 questions. Go! Okay, hindi. Yung sinasabi ko nga pala. Na? Siyempre, may mga nanonood sa atin. Na akala nila pagka pumunta sila rito is makakahingi agad sila ng guidelines. Although nakakapanood sila ng YouTube natin. Okay. Which is, kasi iba-iba po yan eh. Meron po kaming tinatawag na alam nyo ba? Uh-huh. So you can subscribe. And then yung... health forum. Health forum. Kailangan po yung sa health forum, yung makapanood kayo ng full-length health forum. Yung po yung lecture na nagsusulat ako sa board. Ayan. Para malinaw ha. Ang full-length na health forum, yung nagtuturo ako, nagsusulat ako sa board. Ito po, cafeteria. Hindi ho porkit nakapanood na kayo ng cafeteria, pwede lang humingi ng guidelines. Pag nakapanood na kayo ng full-length na health forum. Ayan. Okay? Yes. Sige. Question number one. Nagpapasalamat din pala ako sa sponsor ko sa Arnold. Ang dahil mong pinasalamat. Na nagbigay. Nagbigay si Atoie Shuttle. Oo. Maraming salamat, ma'am, from Shuttle. Pinadalan po kami ng damit. Usapan namin, isusuot namin ngayon yung akin po na iuwi ni Vic. Ayan, oo. Uy! Sir, ito po. Ito po yung dala. Yung sa akin, nakuha ko yung stripes. Ayan. Yeah. Maraming salamat po. Thank you. Sukat na sukat po kay Vic. Ayan, oo. Ganda. Shuttle yan, tol. Yes. Marami yes. pa susunod dyan. O naman. Mm-hmm. Gusto ko dito, red. Oo. Yellow. Ay, hindi, wag red. Yellow. Oo. Yan. Yellow yan. Sige. Okay. Game. Game. Question number one. Okay. Magandang araw po, Boss Vic at kay Doc Atoie. God be the glory, both of you. Ako po pala ay blah, blah, blah. 44 years old. Isa po ako sa mga followers nyo sa FB at YouTube. Sinusubaybayan ko lahat ng healthy forum nyo twice a week. October 2018, nag-decide ako na magpa-ultrasound at nakita sa result na may gallbladder polyp, bilateral ovarian cyst, at bulky uterus gawa ng fibroids ko po. Nag-decide po ako umuwi sa Pinas November 16, nag-attend po ako. Okay, time out. Okay. Linawin ko lang. Sa mga hindi nakaka-relate, bulky uterus. Baka hindi nyo kasi makikita yan sa ultrasound. Ang scientific name niyan is adenomyosis. Adenomyosis. Kumakapal o tumataba, namamaga yung uterus. Adenomyosis. Okay. Tuloy. Okay. Gawa po ng fibroids ko. Nag-decide po ako umuwi sa Pinas November 16. Nag-attend po ako ng seminar or healthy forum sa Fisher Mall
which is nailaunch natin yung ating Seal to Heal Foundation. Okay? Dala ko po lahat ng result ko at nabigyan niyo ako ng guidelines. Pagkatapos ng second phase, pa-ultrasound ako ulit. Thanks God, wala na po yung polyp ko at ovarian cyst ko. Amen. Thank you. Amen. Isa na lang po ang daliri kong naiwan. Ay, isa na lang ang naiwan. Yung bulky uterus gawa ng fibroids ko po. At katatapos ko lang po ng third phase ko. Now, ask ko lang, Doc, may pwede pa po ba akong gawin para matunaw na talaga yung fibroids ko? Sana po mabigyan niyo ako ng guidelines ulit para sa fibroids ko. Thanks and God bless you all. Okay, kung nabigyan na kita ng pang third, follow-up na pala to, ibig sabihin nag-take na siya November pa. Okay, so ituloy natin yung nutritional guidelines mo na binigay ko for third phase. Sa mga hindi nakakalam, may phasing po ang treatment natin, hindi po dire-diretso. Paano ang pacing? Right pace, left pace? No. First phase, second phase, third phase, last phase. Depende. 1.5 months ang first phase. Tapos may developmental monitoring. Pag negative na, tapos na yung treatment. Tama ba? Pag hindi pa negative, we need to continue with the treatment. So yung iksi o haba ng treatment, magbabase sa katawan ng pasyente. Alang nga namang magaling ka na, itutuloy pa yung treatment. Alang nga namang hindi ka pa magaling, ihinto ang treatment. So magbabase tayo sa acceptance ng katawan. Iba-iba tayo ng metabolismo. Yung iba mas marumi ang loob ng katawan, yung iba medyo madumi lang. Nagets nyo ha? So yung ikse o haba ng treatment program, magbabase sa katawan ninyo. Okay? So third phase ang itutuloy mo. Ituloy nyo yung huwag kakain ng bawal. Congratulations and good job dahil maganda ang result. Dahil nawala yung bukol sa gallbladder at nawala yung cyst sa ovary. Ang natitira na lang is the adenomyosis. Sige po, huwag kayong kakain ng bawal. Iwasan ang sobrang stress. Stress. Listen carefully. Lahat ng may bukol, pag na-stress ka, mamamaga lalo ang bukol. Nakikita ko yan, pare. Oo. Sa mga may mga chismosa, yung mga... Oo. Di ba, mamaga yung muso. Oo. Sa sobrang mga ng muso dito basta, naman. Basta ang stress ay naka... Tapos, kailangan magkaroon kayo ng quality sleep. Always remember that the time of cells regeneration will be during a sleep time. So, hindi magre-regenerate ang cells kapag hindi maayos ang tulog. So, lahat na nagpupuyat, hindi nagagaling. Oh, I'm not kidding. I'm telling you the truth. So, if you really wanted to be healed, babaguhin natin yung sleeping habits po ninyo. Okay. So, ma'am, I'll be sending you through messenger pa rin yung third phase mo at may ia-add lang ako ng mga dapat mong kainin para mapabilis yung pagtunaw nung natitira mong pagtunaw, pagpatanggal ng pamamaga dun sa uterus lining po ninyo. Okay? Sige. Sigurado ko, ma'am, to. Yes, opo. Ovary eh. Oo. Wala na, siyempre. Oo. Ikaw ba may ovary ka? Wala. Yung totoo? Wala nga. Sige. Mm. Okay. So, number two. Hindi, tanungin natin. Meron ho ba ritong hindi makatulog? Meron ho bang hindi makatulog? Nahihirapang matulog? Hindi ayun. Makatulog? Ay, kayo? Okay na yung hindi makatulog. Oo, wag lang hindi magising. Mamili kayo. Alright. Oo nga, ano? Oo, marami nagtatanong sa akin, Dok, ang problema ko, hindi ako makatulog. Mm. Sabi ko, okay na yan. Bakit mo naman nasabi? Aba, kaysa hindi ka magising. Sabi niya, okay pala to sakit okay ko. Okay na to? Okay ako. Okay, next sige question. Mapunta po tayo sa London. London! Sa aking lola. Si ma'am, taga London, ha? Saan kayo sa London nga pala, ma'am? Abu Dhabi. Saan, no? Saan, chan? Park up to park. Park? Oo. Ay, sa park lang si ma'am? Mayaman! Buong park. Kasi dito, pag sinabong, saan ka sa Maynila? Luneta Park. Yun ibig na sabihin, walang bahay. Malaki. Sige. Okay, sige. Okay, mapunta po tayo sa London. Hello, good morning, Doc Atoie and Boss Vic. Happy birthday po to Boss Vic. And many... Ano pangalan ng pasyente?
Jessica po. Don't mention my name, sabi niya. Wala! Wala! Ayan o, oh, kita mo nga o. Oh. Sabi niya nga, Boss Big, happy birthday po to Boss Big. At pakikuha na lang po kay Doc Atoy yung pinadala kong sobre na para po sa inyo. Oh! Wala si Kiyaway ko. Aray! Wala! May pina... Jessica o? Oh. Wala, wala. Ma'am Jessica. Isa lang ang nagsisinungaling. Either ikaw o siya. Thank you po sa mga discussion at pangaral ninyo sa Health Forum. Ang dami ko pong natututunan. God bless po, lalong-lalo na sa alam nyo ba portion. Salamat po. Dok Atoy, effective po yung mga natutunan ko. Nagpa-check up po ako ng cholesterol. I had it for 2 years now from 7.9 to 5.7 after 3 months na nanonood ako sa inyo. Wow! Nanood ka lang, bumaba yung cholesterol level niya. Effective talaga yung mukha mo. OMG! To God be the glory. Amen. Eh, meron din po akong arthritis. Celery at iba bang anti-inflammatory food ang kinakain ko. Very good. I would like to ask, Doc, kung yung sa middle finger ko may sign of rheumatoid arthritis. Alright. Mga 2 years na po may bukol sa middle finger right hand ko. Ito. Middle lagi, finger, right hand, yeah. May bukol daw dito. Lagi kasing ginagamit, nagagalit. Nako, siya. Kaya yan. Huwag nyo masyadong gagamitin. Okay. Then this year, ayan, nakita mo na hawa na. This year, left middle finger. Ayan, sabi ko. Sabi ko lang, ang karma, ang bilis talaga, oh. Aray! Ito, oo, nahawa. Oo, di ba? Mm. Siyempre, wala lang sa panturo. Bahala ko magpaliwanag dyan. O, eto na nga. May nag-chat nga sa atin eh. Mm. Di ba, bata? Sabi niya, Boss Big, happy birthday. Yes. Pwede po ba bawas-bawasan mo yung green jokes mo? Uy, ikaw nag-green joke. Di naman ako eh. Ang green, ang joke ko, blue. Ako red. Oo. Sige. Okay. Ano po ang dapat kong gawin aside from eating the anti-inflammatory food? Exercise and apply the 7 doctors po. Please, Doc, kung pwede padalhan niyo po ako ng lettuce, tomatoes, carrots, peanuts. But meron. Ano, pinamamalingki mo ako? Ganun. Program! Ayun. Ah, program. O, padalhan niyo po ako ng program. 57 years old na nasa London. Thank you po and more power. Okay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Para lang po sa kaalaman ng nakararami, ito, medyo nakakatuwa yung program natin. Siyempre, nag-a-upgrade. Ngayon po, may mga kuha na po tayo ng, ang tawag dito ay, wala akong ulo. Ayun, meron na ulit. Ang tawag po dito ay illustrations. Yes. So, direct pa-focus ako dito, please. Yan. So, this is the rheumatoid arthritis. Yeah. Sige. Nagbabalu-baluktot pala ang mga daliri. Ayan, nakita hindi nyo? Hindi na siya dire-diretso. Ayan. Sabi nga, may kanta nga yan. Ano? 10 mga daliri, may bukol na sila. Nahawa ayan. Na. Yan po yung rheumatoid arthritis. Ipaliwanag natin, ba't nagkakaroon ng ganitong klase ang mga taong nakaka-experience ng ganyan sakit? Linawin natin. Ang rheumatoid arthritis ay autoimmune disease na pinapakita ko eh. Na inaatake ng sariling immune system ang mga joints habang ang osteoarthritis, dalawa, isang rheumatoid, isang osteo, pero parehas silang arthritis. Ang rheumatoid immune system ang umaatake sa joints at nilalagyan ng bukol. Mm. So, ibig sabihin, hindi regulated yung immune system. Okay. Yung osteoarthritis acquired dahil po sa wrong lifestyles. Mm-hmm. Alright? So, dalawa yun, ha? Dalawa, parang diabetes. Dalawa. Type 1. Isang type 1, isang type 2. Ito naman, isang rheumatoid, isang osteo. So, kung ikaw, okay naman ang lifestyle mo at nagkaroon ka niyan, rheumatoid. Okay? So, nagbubukol po yan dahil yung mga uric acid na po-form dyan. Okay? At ang sabi niya, may sinabi siya, napakaganda. Dahil daw dati matakaw siya sa kolesterol. Mali. Huwag ho kayong matakot sa kolesterol. Yes. Wala hong bad... Oo, may good and bad cholesterol.
Pero ang cholesterol ay napakaganda sa loob ng katawan natin. Ang matakot kayo sa sugar. So if you really, all of you here. Yes, if here, right now, here. Teka lang, nagpapaliwanag. Eh sabi mo, tumulong ang gano'n, hindi ako nagagalit. All of you here, if you really wanted to be healed, take away sugar from your food. Especially white. That's how basic it is. Napaka-basic. Once you get rid of sugar in your life, magugulat kayo, mabilis ang healing procedure. Ooh. Yes! Sugar is the culprit. Maniwala kayo. Okay? Lost the shawty. Tuloy mo na. Mas matakot ka sa sugar dahil sa ito ang sumisira ng arterial walls ng ating arteries at marami pa itong masamang na idudulot sa katawan. Cholesterol, even though you are eating fats, no problem. The biggest thing is you need to sweat it out. Cholesterol can be lowered down during using sweating exercise only. Amen. You don't need cholesterol drugs. It will just make your cholesterol to be a plaque inside the arteries. Yon. And statin drugs will hurt your liver and kidney. Alright? So if you have high cholesterol, try to sweat it out kesa uminom ng synthetic medication. Okay ba yon? Okay. That's natural way eh. Tama? Yun nga po kami eh. Natural eh. Okay? So Ma'am Jessica, I'll be sending you a program for your rheumatoid arthritis. And yung cholesterol nyo, sweating lang yon. Sa program, nakalista naman doon yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong inumin, at yung mga bawal na pagkain. Okay, mamayang gabi, we will be sending you that program. Okay, so that's question number two. Question number three. Okay, okay. Question number... Ipapaframe ko yan. No? Maganda to, no? Sino may gusto nito? Souvenir ba? Ayaw ako, sige, wala. Okay, number three, mapunta po tayo kay Alvin. Alvin. Oh, no place mentioned, but OFW po siya. Hi, Doc. Pagpalain po kayo ni Lord sa inyong advocacy. And mas marami pa po kayo sanang matulungan. Hallelujah. Hindi ko po alam if sasagot kayo or kung kailan nyo mababasa itong message ko. I consider myself... Sumasagot po kami sa lahat ng mensahe. That's why nagkaroon na po kami ng grupo na nag-handle po ng lahat ng inquiries nyo sa Facebook page natin. Alright? Yeah. Oh. At yung mga sagot po nila, don't worry, galing po sa akin. Mm-hmm. Eh, kasi hindi ko kayang mag-isa. 3,000 questions, masasagot ko, anday, mag-isa. So I need na tao na kunwari kayo, iti-train ko kayo. Tama? Para yung mga inquiries masasagot. Alright? Yes. Sige. Pinifilter po kasi yung mga questions before darating kayo. Kasi kung mga nasagot na naman yan before, balikan nyo na lang yung Facebook. Nandun yung sagot. Okay? Kasi dun sa sakit din eh, di ba? Na parehas lang din naman. I consider myself a healthy person, sporty, walang inom, walang sigarilyo, at walang buhay. Healthy nga. Kaya lang, lately, may naging bukol ako sa may leeg. Left side. Di ko alam kung goiter or what. Di ko pinapatignan pa. Ayaw kong pa-opera. Or uminom ng gamot. Gusto ko po yung natural approach nyo po. And yung yung mga basahan, pagpag. Pag nanood kasi ako sa inyo, parang walang sakit na. Di kayang pagalingin through natural means. I am an OFW and this coming July 12, magbabakasyon po ako for 2 weeks. Gusto ko po sanang magpatingin or magpakonsult sa inyo kung ano po ang pinakamagandang solusyon sa bukol sa leeg ko. Saan po ba pwedeng magpa-schedule for consultation? Sabo ko or mali na po ang tirahan namin. Salamat po for taking time sa pagbasa ng message ko. God bless po, Alvin. Okay, linawin natin yung letter. Ang case ni Alvin ay multiple myeloma. Sa mga hindi po nakakaalam, yan po ang trabaho ni Doc Atoy at ni Boss Vic. Yung mga scientific na words na hindi maiintindihan ng mga simple nating mamamayan, kaya po may Doc Atoy, tagapagpaliwanag.
We simplify things, we don't complicate things. Ang multiple myeloma ay cancer sa bone marrow. Ang bone marrow ay isang factory sa loob ng katawan natin na gumagawa ng dugo. Siya ang gumagawa ng RBs, ng red blood cells, ng white blood cells, at saka ng platelet. Pag yung factory may problema, hindi siya makakagawa ng tamang dami kung ano ang dapat niyang gawin. In this case, mas marami ang nagagawa niyang plasma cell. Ano yung plasma do? White blood cell. At kapag tumaas ang white blood cell, sign po iyon na may infection. Ayan ha. So, dahil may abnormal cell na, gumagawa na ito ng substance para magbuo ng bukol. So, yun yung multiple myeloma. Since sinabi mo na survivor ka na ng multiple myeloma, it just means kung may bukol ka na naman, kahit saang part ng katawan mo, ang tawag po dyan, recurrence. Nagbuo na naman ng panibagong bukol. So definitely, you are not yet a survivor. Kung nagpagamot ka sa multiple myeloma mo, ang natanggal, yung pangalan ng sakit. Survivor ka ng procedure. Survivor ka ng gamutan, pero not yet of the diseases itself. Kasi ang root cause, hindi pa na-address. Okay? So, gagawan kita, Alvin. Gagawan kita, sir, ng program. We will repair your bone marrow. Kailangan ma-repair natin ang factory. Di ba? Kasi pag na-repair ang factory, magiging tama na po ang reproduction ng dugo ni bone marrow. Alright? So, I'll be sending you a program. Ang pinaka-importante sa kanya, pare ko, dahil dugo itong pinag-uusapan, wala na po talagang puyat. Maniwala kayo sa akin, pag nagpupuyat kayo, hirap na hirap mag-regulate ng dugo ang katawan ninyo. Ha? So, puyat ang isa. Pangalawa, you need to take plenty of water. Kailangan mag-rehydrate ka na mag-rehydrate dahil pagka mataas ang WBC, kulang ka sa tubig, lalapot pa yung dugo. Mas magiging problema sa circulatory system. Magkakaroon po yan ng complications in some other organs pa. Alright? So, I'll be sending you a program, pero buti na lang hindi mo na pinagalaw yung bago mong bukol. Kasi ang bukol, as much as possible, no biopsy needed. Kasi kung totoong cancer yung bukol na or cancerous yung bukol na yan, maganda naka-confine na lang sila sa iisang lugar. Parang ano yan eh, kuta ng rebelde. Ang kuta ng rebelde, pag ginalaw mo, kakalat yan. Tama ba? Alang nga namang may umaatake na sa kanila, doon pa lang sila. Correct? Kakalat yan, tas gagawa ng mga panibagong kuta. Mas delikado. Kaya kung mapapansin nyo, sino po yung mga may cancer? Meron ba? Cancer. O, dahil alam nyo may cancer kayo, nag-biopsy kayo, definitely. Dati maliit lang yung bukol. Simula nung binayopsy, tsaka namaga. Totoo? See? Kasi nagalit, nag-retaliate ang cancer cells. Nagalaw sila. So, I'll be sending you a program later, Alvin, ha? And I hope makatulong po yung padadala ko sa yung program. Okay? P.S. Oh. Thank you. Dahil pauwi po ako, ano po ba ang size nyo? Grabe naman. Well, hindi na, Alvin. Wag na. 9.5 sapatos yung ano, hindi ha? Hindi ho. Underwear. Oh. Size 9.5? Ayokong ipaala. De, wag ka mag-alala. I'm not using that. Ooh. Joke lang. Wala kang underwear? Diaper. Okay, so mga kaibigan, tayo Marikoy. Yes! Diyan po, tinatapos yung mga katanungan ng ating mga kababayan. At sa mga nakasubaybay ngayon, if you do have problems, nagsasabi ako kung ano yung pangyayari sa sakit nyo. Pero ang sagot or ang kagalingan ay susundin yung guidelines. Hindi pwedeng maririnig mo yung kagalingan sa bibig ko. Mangyayari yon pag ginawa mo sa sarili mo. Tama ba? At syempre, so we will be sending you programs. Importante rin ang positive thinker. Oo, pagka po negative thinker kayo, wala nang makakatulong sa inyo kahit sinong doktor.
Gusto ng doktor gumaling ka, sabi mo, hindi na ako gagaling. O, paano ang gagawin pa namin? O, kasi Dok, meron di ba? Tama? Nagsabi ka ng solusyon, nag-a-address sila doon sa problema. Correct. Sinabi mo na nga, eto kasi may ganito. Eto na nga yung solusyon. Yes. Huwag nang paulit-ulit. Ang inahanap natin, solusyon. Na huwag na natin pagkwentuhan masyado yung problema kasi solusyon ang importante. Correct ba? Alam niyo kung bakit tumahaba ang problema? Ang pinag-uusapan niyo, problema. Imbis na pag-usapan niyo yung solusyon. Hello? Diyan, maraming chismosa. Yeah! Kinukwento yung inyong mga problema. Correct, di ba? Ang chismosa. Okay. So ngayon, pasok na tayo sa inaabangan segment ng buong mundo. Ang segment na... Alam niyo ba? Yan. Ang ituturo ko ngayon ay... Dito sa alam niyo ba, itinuturo namin ang mga hindi niyo alam. Kaya kung kayo alam niyo na, makinig lang kayo. Malalim lang kayo. Dito lang kami. Okay, anong topic natin ngayon? Ang topic ko natin sa araw na to ay walang iba kundi ang how to get rich to get big. How? Aray, how to take two. How to get rid of your stuffy nose in just 15 minutes. Oh, gusto niyo yan? So pagka inatake po kayo ng barado yung ilong nyo, di ba ang hirap magtrabaho? Basta mahirap mag-concentrate. Basta barado ilong. So tayo po ay may ibibigay na tips sa inyo. Libre, walang bayad, walang dapat inumin, pero marirelieve, matatanggal yung stuffy nose in just 15 minutes. Handa na ba kayo? Massage lang po ang kailangan, Boss Vic. Lipat ka sa harapan. Stuffy nose? Stuffy nose. Di ba yun yung may mga palaman sa ilong? Oo, kaya nga mayroon tawag na stuffy toys. Oo nga. Tama. Galing mo talaga, ano, Doc? Okay. Okay. So, tuturo ko po sa inyo ang mga massage area pagka po kayo ay mayroong bara sa ilong. Are you ready? Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4... Wala pa. 4, 5, 6. Sex. 7. Sex. 7. Sex. Ah, sex. Okay. 6 lang ho. Okay. Okay. So, ito po yung ilong. Ito yung bridge, kung tawagin. Okay? At dito po yung London area. Dito. Massage the point between your eyebrows. So, ang ginagamit pang massage, usually, thumb. Kasi nandyan yung firm pressure sa thumb. So, between, dito, ito, yan. Your eyebrows, okay? Eyebrows. Listen, gawin mo. Massage it gently but confidently for a minute in circular motion. Adika. Okay, it prevents the dryness and inflammation of the sinuses. Okay? It has a preventive effect. It reduces pressure in the frontal sinus. Yan yung step number one. Massage the point between your eyebrows. Second point, massage the nasal sinuses. Left and right hand. Yan, okay? Massage the nasal sinuses. This part, ito. Galiwa. Ito. Ay, hindi nyo kita. Ito. Okay. Huwag yun sa loob. Ay, sorry. Basa. Kaya... Nadali mo ako. Kaya ka-stop. Oo, lumuwag. O, kita nyo, dito pa lang may lumabas. Ito. Dalawang daliri, yan. Circular motion, make circular movements in the area of the wings of your nose for 1 to 2 minutes with your index and middle finger, yan. Gently pushing. This procedure will help to open the nasal passages and it will be much easier to blow your nose. Okay, after 2 minutes, you need to blow your nose. Blow! Later. Okay. At syempre, pare, batiin natin kasi ito, importante itong topic natin eh. Batiin natin yung aking pinsan. Sino? Na napakaganda ng ilong. Si Kuya Eng. Kuya. Para sa ito. Okay, third. Massage the point between your nose and lip. Yung canal. Ito.
Ano ba tawag yan? Hindi nyo alam lang. Oh. Ito, ito at... Ha? At saka yan, at saka. Oh. Ilong at saka bibig. So, anong tawag dito? At saka. Hawakan niyo at saka. Hawakan niyo yung at saka. Massage the point between your upper lip and nose with gentle movements for 2 minutes. Ano ba? Pabilog? Oh. Ayan. Yan, ganyan lang. Hindi pabilog. Up and down. Up and down lang. Up and down, up and down. Ayan. Itchy, itchy, spider, when out, now, now. Down came the rain. Ay, oo, tumutulo. Oh. Ayoko na. Okay. Alam niyo kung bakit? Pag pinindot nyo po ito, yung nerve nito ay mag-uutos kay brain na paluwagin po yung swelling sa nose ninyo. So meron tayong nerve dito na karugtong kay brain, ang tawag po ron neuromuscular nerves na mag-uutos si brain para matanggal po yung swelling or inflammation in the nasal area. Okay. Number four. Use an air humidifier. Kung mapapansin nyo, kung hindi kayo naka-aircon sa bahay, kahit naka-electric fan, alam nyo yung humid? Ano ba Tagalog ng humid? Maalinsangan. Pag maalinsangan tayo, nararamdaman nyo parang mainit yung katawan, hirap huminga, tama? So, we suggest, being a doctors, we suggest you can use air humidifier. Dok, anong itsura nun? Yung ganyan, no? Oh, yung nabibili na ngayon. Oh, yung maraming nabibili niyan sa hardware. Oh, yung nilalagyan ng mga water. Meron tayo niyan dito eh. Sano? Ayun, ayun, yun, yun. Ayun. Hindi, hindi, washing machine niyan. Ozonizer. Parehas din yun. Air humidifier, ozonizer, malaki. At ito yung pinakamaganda na hindi natin nagagawa sa Pilipinas masyado. Warm up the bridge of your nose. Okay, warm up. Okay? Ibig sabihin, kukuha kayo ng towel na medyo mainit. Hot towel, yun, dimpo. Alam niyo yung dimpo? Bimpo. Yung iba bimpo, yung iba dimpo. Yung malaki ang tawag towel. Pag maliit, towelet. Oh, towel liit. Towel liit. Okay, take a warm piece of cloth. Okay, you can use, pwede nyo siya lagyan ng hot water, pigaing maigi, or pwede nyo ilagay sa microwave. Yung ano, okay? Pero basa. Okay, tapos, compress dito, iko-compress nyo yung hot. Pwedeng ito, kaso nga lang, mabilis nawawala yung init eh. Pwede yung style niya, yung ginagawa niya. Sige, yung, yan, yun. Kailangan umapoy yung kamay. Bumubelo! Ah, okay, okay. May friction. Tapos, anak, pasensya ka na kung sino man yung sumulat sa amin. Hindi ko to kaya. Okay. Heat will make any mucus more liquefy. Oh. So, kung may buo-buo kayo dyan, yung heat o yung init nun ang magpapalabnaw nung mucus at madali mo siyang mailalabas. Okay ba yan? Okay, and? The last one. Last but not the least, eto na. Kung ang dahilan ng pagkasipon mo ay allergy, which is very usual. Allergic rhinitis, okay. Ang pinakasolusyon, mag-workout. Direk? Oo, workout ka to. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga, tuwing umaga. Workout. Bakit daw ho kailangan mag-workout? When your heart rate is sufficiently increased and your body warms up, ito po ay may good effect para lumabnaw ang bara sa ating ilong. Tandaan nyo, si heart, pagka maganda po ang inyong cardio, maganda rin po ang magiging response ng buong katawan. Kaya nga, ang susunod sa utak, puso. Di ba? Meron tayong psychological, meron tayong emotional. Pero wala tayong liver kung anuman. So, ang sumunod kay brain, si heart. So, if the heart is in good health, so is the other organs. Kaya, mapapansin nyo, if you are emotionally down, nai-stress ka din,
Bakit? Kasi iniisip ng utak mo yung problema ng puso mo. Ikaw ba may problema ka sa puso? Wala akong puso. Puro atay, puro atay. Okay? So, kung gagawin nyo po ito mga health tips na ito, eh, you can get rid of your stuffy nose in just in a span of minutes. May natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? So, ang natutunan nyo, libre, tama? Walang bayad, walang dapat inumin, pwede mong gawin kahit ikaw lang mag-isa, kahit wala kang kasama. At nalaman niyo yan dito sa Alam Niyo Ba? Palakpakan. Alright! Lumuwag eh. Singa. Okay, so mga kaibigan, pansamantala dyan namin tatapusin ang ating Cafeteria Zynergia. At ito po muli ang inyong lingkod na patuloy na nagbibilin at nag-iiwan ng katagang hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit para ikaw ay manghina, bumigay, o mamatay. Ipinahintulot ni Lord na ikaw ay magkasakit. Psst, listen. Yeah. Pinahintulot ni Lord na ikaw ay magkasakit para sana ikaw ay may matutunan. Paglabanan mo yan, yung iyong karamdaman, mapagtagumpayan at luwalhatiin muli ang kanyang pangalan. Amen. So once again, ito po ang inyong lingkod, Dr. Atoie Arboleda, at hindi kompleto ang cafeteria kung wala ang aking katropa. Na si... Ay, wala pala siya. Ako, si Boss Vic, kung tawagin na walang bukol sa likod ng inyong lingkod. Nandito po at pansamantala namin tinatapos ang aming program, yes, Cafeteria Zynergia sa araw na to. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na Tuesday. Yan. Tayo po ulit magkita-kita. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis at dito lang kami. Announcement pala, may nakalimutan ako. Sa linggo po, baka may kamag-anak, kaibigan kayo, yes, na mas malapit sa Cebu. Cebu. Sa Cebu. Nandun ho kami ni Boss Vic sa Sunday. Yes. June 16, we will be having the health forum and kahit Father's Day. Happy Father's Day. Doon, yes, tayo mag-celebrate ng Father's Day. Sa Cebu po, kung may kamag-anak, kaibigan kayo, anong venue natin? Sa may SM Mega Trade Hall. Yun, SM Mega Trade Hall. Magkoconduct tayo ng cafeteria at ng health forum. Sa, yes, linggo po yan. Opo. Okay, so once again, mga kaibigan, stay healthy. Dali pa. Di ba? Di ba? Di pa ako tapos eh. Sorry. Lagi na, gano'n ka, di ba? Oo. Uulitin natin from the start. Sige. Good morning. Okay, dyan lang ho kayo at dito lang kami. Wala kaming kinakatakutan, pero wala rin kaming inaatrasan. So, dito pa naman, kung merong doktor, merong Boss Vic, kung siya po ay si Doc, ako naman ay si Tor. Kaya pag pinang-combine nyo, Doc, Tor. So, maraming salamat po! Stay healthy, be happy, and to God be the glory! Maraming salamat po!